Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahe'y winasak. Sila'y nangabuwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang ningas. Ito ang sabi niya. Ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mailap, gaya ng avestruz at ng asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto ako'y nagpabukal ng saganang tubig para may mainom ang aking hinirang. Sila'y nilalang ko at aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Ang Salita ng Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip, lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon kagalakay di kawasa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik, silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya. Nang may maisumbong sila laban sa kanya, ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ang katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan na sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po, mga ginigili kong kasama sa pagninilay-nilay natin dito sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Ika-limang linggo na po ng Kwaresma, ito yung linggo bago pumasok tayo sa Holy Week na pinaka-sentro ng mensahe ng Kristyanismo. At unang-una sa lahat, magpasalamat tayo at magpuri sa Panginoon dahil sa pagkakahalal ng Santo Papa, si Papa Franciscus. Nakakatuwa kasi lahat tayo nag-abang. At yung pakiramdam na may Papa nang napili ay parang yung pakiramdam ng lahat, finally, parang dumating na rin. Ang galak ay napakasaya, no? Napakatatag talaga. At ang pangalan ng Francis, nung tinitingnan ko yung balita, merong isang nagsabi na
Francis, kasi di ba yung sitwasyon natin sa simbahan talagang ang daming problema. Parang ibinabalik sa atin yung diwa nung panahon ni San Francisco, yung Saint Francis of Assisi, na sinabi ni Kristo sa kanya, ayusin mong simbahan, repair the church. So siguro sa sitwasyon na yan, yan ang mensahe para sa atin, nang sa gayon ay patuloy nating maranasan ang kagandahang loob ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig na lagi at laging inialay para sa atin. Merong ako isang kaibigan sa Taiwan, sabi niya pag-gising niya sa umaga, nagtataka siya, bakit yung aso niyang si Teddy ay kahol ng kahol? Ay yung pala, may papa na. At ang pangalan ay Francis. Di ba si Francis of Assisi ay isang santo na malapit sa mga hayop, no? Anyway, so much for that. Alam niyo yung karanasan ng simbahan ngayon ay nagpapakita sa atin na ang Diyos talaga ay kumikilos. Noong Huwebes, papunta para maghanda dito sa pagninilay-nilay, nakita ko sa dyaryo, holy smoke, no pope yet. Pero ang totoo, pagkatapos silang maipalimbag siguro yon sa Inquirer at saka sa Star, eto na, pumuti na yung usok, may papa na. So para bang naalaala ko, sabi ko, ang Diyos talaga may gustong sabihin. Yung salita ng tao, kapag wala ang Diyos, ay kabulaanan. Pero ang salita ng Diyos ay laging magpapatunay sa kanyang gawa sa ating piling. Tingnan na lang natin yung tao, no? Ang ating tendency kasi ay yung bang magkimkim tayo, itago. Na napaka-kontra, napaka-ibang-iba doon sa sinasabi ng Diyos sa salita ng Diyos ngayong linggo. Ang sinasabi ng Diyos sa unang pagbasa, kalimutan nyo na yung nakaraan. Kasi may bago akong gagawin. Ako ay magbibigay ng daan kung saan wala. E lalo na sa disyerto, gagawa akong daan, magkakaroon ng ilog para magkaroon ng tubig ang mga taong aking minamahal. Kaya isa itong pagpapakita na ang Diyos talaga ay kumikilos. Pagkatapos, sabi naman ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, ang lahat ng tungkol sa aking buhay ay wala yan kung ihahambing doon sa pag-ibig at pagpapatawad at buhay na binibigay sa akin ni Kristo. Kaya nakakatuwa yung kung bibigyan lang natin ang puwang ang Diyos sa ating buhay, ay talagang magpapakita siya ng kanyang pagkilos. At alam po ninyo, ang tao, kapag ang susundin lang natin ang ating mga sarili, ang tendency natin talaga ay hanggang kamatayan lang. Kapag walang kapatawaran, kapag hindi tayo magbibigayan, kung hindi natin isa sa buhay ang mensahe ng Diyos para sa atin na tayo mismo ang nakakaranas, ano kaya mangyayari? Para tayong ipo-ipo na paulit-ulit. At iniisip ko pa nga, kapag halimbawa meron tayong kaaway, at alam naman natin kapag talagang gagawin natin yung pag-aaway na yan at walang tigil yan, okay, yung mga anak ko ay kalaban ng mga anak mo. Ganun din. Yung mga anak mo ay kalaban ng anak ko. At ang mahirap isipin, kapag walang pagpapatawad, kung walang pagle-let go nung nakaraan, yung magiging apo mo, yung magiging apo sa tuhod mo, magiging kalaban ng mga apo ko at mga apo sa tuhod ko hanggang sa katapusan. Kaya siguro magandang ipagdiwang ang binibigay sa atin ng Diyos na itigil na. At nakakatuwa dahil ang ginawa, ang gagawin ng Diyos sa darating ng linggo, sa Palm Sunday, ay isang pagpapakita sa atin na sadyang gusto niya matapos ng lahat. Nawa, sa pagninilay-nilay natin sa Ebanghelyo, sa salita ng Diyos sa linggong ito, ay talagang makita natin ang kanyang kagandahang loob. Tingnan mo na lang yung Ebanghelyo ngayon. Isang babae na nadakip, nakikiapid, buking, walang kawala. At ayon sa batas, dapat batuhin siya hanggang siya'y mamatay. Ang sabi ni Kristo, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, tuparin, gawin ang nasasaad sa batas. Ni isa walang kumilos. Bakit? Kasi alam po ninyo, ang bawat isa sa atin, totoo, talagang hindi pwede magsabing wala akong kasalanan. Talagang meron tayong pagkakasala. At ang pangalawa, ang lahat sa atin ay nangangailangan din na pagbigyan, patawarin, di ba? Let go. Sige na. Kaya sabi ni Jesus, wala palang kumundina sa iyo, hindi rin kita kukundinahin.
So, naiintindihan talaga ng Diyos ang dinadaanan ng tao. Kaya napakahalaga na para sa atin ay tingnan natin ang ating buhay. Sa matatapos na 40 days ng Kwaresma, tingnan natin ang ating buhay, lalong-lalo ng ating nakaraan. Di ba sabi, forget the past, pero napaka-importanting alamin din natin ang ating nakaraan. Pero huwag tayong magpaalipin. Huwag tayong paalipin sa nakaraan. At ang bagkus ang gagawin natin ay alalahanin natin ang kilos ng Diyos sa atin. Ang pagpapatawad niya, yung pag-iintindi niya sa atin. Nang sa gayon, matanggap natin ito at maibahagi sa iba. Alam naman po natin na kapag tayo nakakatanggap ng kapatawaran, kapag tayo pinagpapasensyahan, di ba ang luwag ng ating pakiramdam? Sana kung dumating yung pagkakataon na tayo rin ang magpapatawad, tayo rin ang magbibigay, ibigay, gawin, huwag nang patagalan pa. Alam po ninyo, noong napili na po ang Santo Papa Francisco, parang naramdaman ko na talagang ang Diyos ay nasa piling natin. Kaya katulad ng sinabi niya, ipanalangin niyo ako, basbasan niyo ako para maganap ko ang aking ministry, yung kanyang trabahong nakaatang sa kanya. Alam naman po natin, ang ating Santo Papa ay hindi rin bata at nakalagay doon, iisa lang ang kanyang lungs dahil yung isa ay pinatanggal niya nung siya'y bata pa dahil sa infection. Napakasimpleng tao, talagang kumbaga sa atin, sinisikap niya na isa buhay si Kristo at nawa sa pamagitan ng kanyang leadership niya sa simbahan, yung pamumuno niya sa simbahan, ay talagang mapalapit pa tayo sa Diyos nang sa gayon makapasok tayo sa buhay na kanyang ibinibigay sa atin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon at maraming salamat sa inyo lahat. Saw when he opened his eyes for the first time. I know that it was some loving eyes, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth, all alone and unwelcome. He came to this earth. In a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger.